to your birthday dedicated. Woo! Hi, good morning mga ka-classroom. Ayan, lahat na ka-dedicated. Muli ay nandito tayo sa isang episode na naman ng ating pagpa-vlog. At subject nga ng aking vlog lagi itong ginagawa kong improvement dito sa bahay ng nanay ko dito sa San Andres. No? Natatandaan nyo, ito rin yung pwesto namin nila Mercy eh. At saka ni kapatid na dyan eh. Yan, ito na ngayon yun. Hindi na makilala, di ba? Yan. Hmm. Dito kami nakatayo noon. Ayan. Yan yung lababo. Pinademolish ko na yan. Ngayon, pinakita. Ayan na po yung naging itsura. Ayan naman, yung pamilya nila, Mercy. Sila ang angels ng ating bahay. Ayan. Ayan yung kanilang mga chikiting. Mapapansin ninyo, meron hindi doon na namin nilagay yung divider. Ayan po. Ayan. Ayan, sama-sama po lahat ng mga TV. Ayan, pang video okay. Nag-video okay na rin po tayo dito eh, pagka nagre-relax. Ayan, kita nyo itong mahiwagang mesa na to. Ayan po, actually ay hindi mesa, hindi lang mesa. Ayan po ay isang circular. So, ayan din namin yan. Ayun, no? Circular. So, nakabaon lang yung ano niya. Okay, nakabaon. Nasa ilalim po yung pinaka ayan, circular saw niya na boss. Okay. So, nakita po ninyo ang malaking pagbabago kumpara dun sa dati. Pati kay sami po niya, kaputi. Then, meron tayong LED na ilaw. Napakaliwanag po niyan sa gabi, parang nasa basketball court. Ayan. Tawa. At higit sa lahat, ito nakita ninyo. Ayan na ang aming magarang-magarang. Magarang-magara talaga. Sa pintuan. Ayan. Okay. Natatandaan nyo. Ano yung Mercy? Wala na po. Okay. Atika. Oh, sige. Pakita natin. Kasi tinuturo ni Mercy kasi yun, yung sa taas. Ayan. Binupit na rin po ni Jessimar yung hero na naka parang dyan, kaya mas fresco na tingnan. Ayan, improvement na lang talaga ang kulang para yan ay magbukhang magandang. Dito naman, naghihintay na lang ito ng kesame. Ayun yung aming cupboard na kalilinis lang din nilang mag-asawa. Ayan, dati napaka-gulo, unorganized. Pero ngayon, napaka-ganda tingnan. And ito yung pinaka-latest na addition. Ayan. Ang aming magandang talaga. Hindi yung nagugas ng plato. Hindi ay magandang counter. Ayan, lababo. Ayan po mga kaibigan. Ina, ano na yan eh. Minasilyahan lang ni Boss Jessmar. Ayan. Kaya kala mo ay kung wala titignan itong nasa kaliwa. Pero pag pinitiga mo, parang akala mo ay kongkreto, no? Pero pag dinilaman rito, ayun na. Ayun na. Kailangan pang ipapalita dahan. Nabubulol ako. Kailangan ipapalita dahan para magmukhang maayos. Yan naman po yung CR. Natatandaan nyo, tinuro ko sa inyo noon. Yan, ayun na po siya. Yan na po ang aking CR. Wala kayong makita, no? Kasi nga, maputi na lahat. Ayan, ito ang aming bowl. Matatandaan ninyo doon sa nakaraang mga vlog, ito ay napakadumi. Tingnan nyo ngayon. Ayan, yan na po ang aming CR. Ayan, laking malayo na doon sa dati nyo. Sa nga pala, ito po na kailangan lang ng kesame. Ayan, baka may suggestion po kayo kung ano magandang materialis. Kahoy ba o mga metal faring? Hardiplex ba o plywood? Hindi malaki din po itong aming CR. Ayan. Nasa loob kaya na yung ayan, ayan na po, pag nandito ka sa loob ng CR, ayan na po yung pangkita. Ayan lang, maayos na, pero kailangan pang ligpitan ng konti. Tinturahan ng marami para gumanda. Okay, so ayan po ang update dito sa aming bahay sa San Andres Bukid. Update ko rin po kayo dito sa aming hallway. Ayun, yung papunta sa may labasan.
Ito naman po, papunta dito sa may pinaka-laundry area namin. Laundry ha, parang mayaman lang ha. Yan, yan na po, pinagdingdingan natin dito. Yan, may dingding na. Binabalik ko lang yung dingding na yero, pero mas maayos. May dalawang patong na hollow blocks. Yan po. Dito naman po sa kanan ay yung dating existing na ng mga CR, ng mga nangungupahan. Ito na po, papunta tayo dito sa may laundry area. Dito ko tinambak yung mga panambak. Ah, may rhyme ah. Dito ay tinambak ang mga panambak. At ito lang po yung loob ng aming dinagdag na CR. Dito naman po sa kabila, yung second CR. Ito po, second CR. Well, simpleng-simple lang po. Ginawa po yan, gamit ang hard duplex. Duplex ay matibay sa basa. Ayan. Ngayon natin kung gaano katibay, matitesting natin ngayon. Pero pag nag-ready tayo ng panahon nito, ay ating pamamasilya kay Master Painter Jesse Mar. Yan, ito po yung likod ng aming kusina. Ayan. Meron siyang sliding na bintana. Sliding. Ayan. Ayan, papunta na po tayo sa may labasan. Ayan po, may kwarto dito. Ito naman po kung dito sa may itas po. Ayan, papalabas. Ang po ang ating poste ng kuryente. Inantay na lang po natin yung Miralco na may kabit yan. Matagal din, magdadalawang buwan na rin. Dalawang buwan na, just one, no? Ngantay natin kuryente mula sa Miralco. Bali, hintay-hintay lang, huwag lang mainit. Dito na po yung aming yan, nabasan. Yan. Pintas para ma-maximize ginawa namin sampay. Yan, maraming may sasampay dyan na damit. Silip tayo sa labas. Yan po ang aming kayo. Yeah. Okay, pasok po tayo ulit. Maandar na pala. Yan, nandito na naman ang aming ever loyal na kapatid sa dito yung kanyang ever loyal na mister, si Jerry. Nakapagpapalit. Okay, tumuli mo, ganyan na. Nandito kami sa bahay ulit ng nanay ko para sa another chapter na naman ng aming gathering. Okay, ang una ko nakita kanina, ganun nila kahapon. Yan ang aking pituan. Kasi ano yung baling kong buyan. Yan dito sa maulan. Ito na kami. Ibili ako ng gamit sa electrical. So, bili tayo ng 3 pieces na trigang outlet. 30 meters na number 12 duplex wire, 4 pieces na 4x4 junction box with cover, 2 meters na mica tube, 1 box 1 up staple wire, 3 pieces of meter, may tatlo na tayo niyan, 3 pieces breaker na 15 ounce at 1 roll na plastic tape.
Kaya yun hindi, kailangan natin ma-i-install yan. So ito po ang view. Medyo pasensya na kayo, makalag pa. May ginawa na naman po kasing project kahapon dito. Pinalis ko nga yung yan, yung pintuan. Ito na, nilagyan na. Okay. Then ito, yan, dito muna po yung aming mga sobrang mga materialis, plywood, pati itong aming mga gamit. Ito na muna. Ito yung sa kapatid ko si Jenny, yung kanyang mga Shaolin. Yan, mga Shaolin collection. Yan, binili niya yan dali sa Hong Kong. Gagasa tape lang yan kasi medyo magaspang yun. Tignan niyo po, medyo magaspang. Pero mamaya pag namasilihan yan, hindi na yan makahalata. Yan, nakamagasa tape sila. Yan, magiging ito dyan. So, manami dito. May presko na, mga kaibigan. Yan ang view mula rito patungo dun sa labas. Okay, yan ang aming nagigira pang mga bakanti pang lugar. Ayan, si Jesmar, ang aking master painter. Pinamasilihan po yung mga pagitan. Mukhang hindi na yata, mukhang halagatong dala ko ah. Matawag po dyan. Hindi na yan yung... Ibang klase na to ah. Ano matawag mo dyan? Yung... Dyan sa, ano na yan, masilihan yan? Moral. Ah, moral din yan? Nakala ko yung isa, yung contact, ano? Hindi, isa pa, yung nilalagyan ng... Oh! Nakapanamat talaga, oh! Yan ang aking master carpenter, si Manong Jun, oh! Kanisya na po, kanisya na po. Lalagay ako na sa aking wow! Lalagay na siya ng ano rito. Mga takpi, ayan. Takpian. So wala na rin yung ating pasimano dito na kakabawas sa laki ng ating kwarto. Yan. Ang laking bagay na wala na yung mainit na pakiramdam kapag ganitong oras, no? Hindi na mainit. Hindi na gaano mainit. Hindi kagaya dati pag nandito para tayo sinisilaman. Dito, pag nakatotok dito. Oo. Ito, nilagyan ni pare dito. Ayos. Nawala yung init talaga na parang nakakapaso, no? Yan o, no, dinatakpan ko na yon bawat gilid ng lababo, ah. Ah, dito sa gilid. Ayan, meron na siyang sakit. Ayun, ito. Ito, nilagyan na rin ito. Yung makapal yan, siya. Oy, very good. Yung makapal nga kasi tubig to eh. At least, di ba, nakatago, Mercy, di ba? Opo. No, hindi na siya kitang-kita. Tapos dito, lalagyan na lang ng shower curtain to. Ayan, para naman maayos tingnan. Shower curtain. Ayan. Ayan. Ito po ang aming kwarto. Wala pang kuryente ngayon. Pinatay. Namaya na, pagkakailangan na, no? Okay. Sa kabila. Ayan. At least, ang laki ng, ano, ang laki ng ginaw. Hindi na siya kasing init dati. Oo, ito naman yung isang kwarto. Nilinis na raw ni Mercito. Okay, ito naman. Yun, meron na rin siya cover dito sa gilid. Yan, para hindi masyadong hindi visible yung ating laboratory. Tapos dito, lalagyan na lang din natin ng kuryente. Oh, ito naman po yung pananaw, TV. Sa labasa namin. Yan po ang aming kalye dito sa Chromium. Siguro, I take pride in claiming na ako yata ang kauna-unahang vlogger na taga-Chromium. Ayan. So, ito na po. Yan. Ngayon, lalakad tayo para bumili ng mga gamit sa electrical. So, papunta na yung electrician dito. Kasi para mag-usap kami, baka may mabago dito sa listahan na binigay niya sa akin. Madali lang naman bumili ng gamit. Kaya lang yung ano ba, sayang kung masasobra itong bibili nating material. Nagluluto kami ngayon ng hotdog dito. Ang merienda. Cheese
Hindi ko na yano, mercy kasi para matagal na sa freezer namin. Baka mamaya eh maasin na. Titignan ko lang kung hindi pa di okay, mga siguro 1 week na sa freezer to. Kawa na kasi mga tao dito. Ano eh, sausage tawag dito, hindi to hotdog. Yan, sa naluto na yan, yung mamaya. Yan, yan, merienda kasi sigurado yung tanghalian mukhang lulutuin pa naman. Dito muna yan nilutuin sa Korean TV dito. Oo, yan po. Mapinas kasi pag rice cooker eh. Tsaka tama yung ano. Yung may po na kuya, yung pinakabili naman, hanggang doon lang dahil sa labas yan. Malapas sa mga submitted lang. Yung papunta sa loob ng mga parto. Mag-usap nga kami mamaya kasi baka tsak yung may babaguhin ako dun eh. Kasi kasi baka ang ano niya, ilang, hindi ko alam kung ilang ano, saksakan. Dapat isa lang eh, isang outlet lang sa isang kwarto. Kung ano man ano. May mga dati naman pala yan eh. May mga dati na, kaya lang, ang ano ko nga, Jesmar, masyado mapapayat eh. Pang ano lang eh. Pang extension lang, hindi standard. Baka mga... Oh, hindi mo alam. Tsaka, baka meron dyan magsaksak ng... Ano, stove? O kung siya, ay, yan tayo. Kailangan niya, malaki-laki. Kailangan standard lang. Pwede pati daw sila. Sino? Yung ano ba, kung may lilipat, pwede pa daw. Ayos ko. Diba? Tingnan natin kung... Teka, tingnan natin kung luto na itong ano. Kaya nga, mahalaga yan eh. Importante yung electrical eh. So, mga kaibigan, luto namin itong aming merienda. Nakaluto ng kanin. Papalapang na natin sa kanila ito. Ano ko lang kung sa kasi langit one week na yan sa freezer. Baka mamaya umasin mo. Anong gagawin mo dyan? Ayun o, may tayong ano ah. Ito, may nadala ko yung boss. Ayun o. Nadala ko yung boss na ano, barena. Ayan, nakinigal mo. Tama yun. Yan, ating boss. Boss Astig. Kabit mo yung ano niya. O yan, sige yan, sige yan. Iinino ko pa yan. I-recharge ko yan kahapon. Diba? Isang ikot ng mano-mano mo sa kanya. Isang kalabit mo lang. Yung ano mo, nasa 20, yung torque mo. Todo mo lakas. Yan. Yan, nagagamit na natin si ano, GSB 120 Li. Saan niya naman? Saglit na. Yan. Hindi niya na-appreciate pagka mano-mano ka. Ano, napakaginhawa. Okay na. Yan, nakita ka niya na kung gaano ano niya. Mamaya, maghahalo pa ng masilya ulit yan. Andiyan lang naman yung ano natin, oh, yung pinakatagdan, yung panghalo ng ano. Andiyan lang yun, oh, kaya natin ako. Sinan natin meron siya. Yan tayo eh, oh. Hindi nag-makeur, may ilaw, ayaw mag-ilaw. Paano? Wala sa pinigyo, wala mo makikita. Kawa na naman eh. Buti marunong na gumamit ng ano yan, ng... Ano, nahagdaanan, no? Galing talaga, oh. Ayos. Kakabili. Yan, si pare, si iba ng doon talaga. Oo. Oo ba? Kasi, hindi siya. Pa ba nakita yung lumuhod siya, ano? Lumuhod siya. Ay, sa may hagdaanan? Oo. Bakit gano'n? May lumuluhod sa altar, may lumuluhod sa... Ibang klase sa pagitan, no? Di ba mataas yun, yung sa may hagdaanan? Oo, oh, di ba ang nagawa? Hindi siya natatakot. Para si Chris, si Tati Rodas Carillo. Oo, kaya dyan. With his spaghetti. Kaasa pa, ano ko sa taas. Nagkakatuwa. Nakayan dyan na kayo. Kaya kasama ulit si Manong Jun. Wala na hul. Ayan, mga expert namin yan eh. Talagang ano, malupit. Yan ang master carpenter namin dito. Ito naman, si ano, si Master Pintor. Nintay lang namin sa
lang si Master, ano ba yun? Master of Mr. Jaffer. Mr. Jaffer. Hindi ah, alam yun lang yun. Mr. Ano, electrician. Si Aling Masilya ay nasa ito. Sino ang Aling Masilya? Aling Masilya. Ah, Reyna. Ah, Reyna ng Masilya. Yung sexy natin news. Wow. Ah, si nagkakatuwa kami rito. Ayan. Ito si Jess na. Basta mi... ni Ate Mercy yan. Talagang kami dito eh. Meron kaming target talaga ngayon matapos yung ano na yan. Yung pagtatagpi ng mga nakabukas pa na mga dinding nito. Well, maganda-ganda ng tingnan ngayon kaysa dati. Meron pa nakamama rito. Pero once na yan, matagpi ang mamaya ay mawawala na yung mga malalaking awang na yan. Again po sa mga ngayon lang nakasubaybay sa amin sa aking vlog, ito po ay lumang bahay namin na itinayo mga sometime in 1963. Hindi pa po ganito, lupa rito, ano pa? Alam na mga batang San Andres Bukid yan eh. Puro ano pa po ito noon? Puro kampungan, no? Kampungan. At lahat ng bahay po ay nakalutang sa sa tubig boom taon. Yeah, buti na lang po sa mga pagdaan ng panahon, nasimento na, ayan, kaya tinatambakan na namin. Ayan, ito na po yung naging pinaka-resulta. Ay, makita ninyo may puwan. Nanay ko kasi ay masyado ng religious yung kaya sinusundan ko yung tapak namin. Namin magkakapatid. Sa halimbawa pinakita ng nanay namin. Tagal naman yan. So, okay na rin dito na masilya na ni Master Pintor kanina. Yan. Lilihain na lang po yan. At pagka dumating yung pintura, hopefully, kinis na yan. Yan, anong June? Ano ba yan? Ano ba yung anong target mo dyan? Ngayon yung papo. Pati natabas mo yan ganyan. Natambol yan. Natambol na lang. Para talagang nakasakto yung ano. Sakto talaga sa ano niya. Welcome po sa second na vlog na sa bahay ng nanay ko. Nakita ninyo may mga fire extinguishers doon kasi ano rin po, nagmamanufacture ng fire extinguishers yung isang tenant nitong bahay. Tanyo, safety ah. Hindi na kami, kung sunog at sunog din lang, medyo ano na kami dyan. Ayan. So, yun po yung view, pocket dun sa paintaan. Kamaya itutur po kayo doon. Tapos namin makapag-merienda ng spaghetti. Okay, so ilagay na yung mga pwestuhan nito at yung submeter. Yan, nililin niya naman mula sa submeter yung pupuntahan ng kuryente. Dito siya tumakot. Okay, disclaimer lang po. Ito ay ginagawa natin na pamamaraan muna para magkaroon ng temporary na linya ng kuryente. Sa totoo lang po, hindi naman talaga, ano pa, wala pa tayong kakaya para dun sa talagang formal na pagpapatayo ng bahay. Pero kailangan kasi na magkaroon na ng linya ng kuryente. Kaya, eto, sa sariling sikap. Or something, basta ito po existing na
Linya, kahit sa Meralco, kami na ang nag initiative na malinya niya dito sa loob ng aming bahay. Ako may sabas sa Austin Brosterong. Okay ba? Yan, maganda, nakatago, no? Taka nga ako, hinahanap ko eh, yung linya. Saan nakatago? Oh, ayos! Hindi nga halata, hindi rin kuha nitong kahit hindi makita ng camera eh. Sabi siguro nang titingin, saan ang galing kuryente nito? Nakatago talaga pag kaganyan. Tago siya, hindi. Ah, pinaplastar mo, ano? Maganda, ganda talaga yung lakad sa, ano, sa pinagkakabitang poste. Sakaya natin. Bakit naman ang hindi, di ba? Pero ako gusto ko tulungan kuya mo eh. Maliit na makakaya ko. Ako ah, pag dumating yung araw na yan, nakasulo na kuya mo, tao, offer ko to. Offer ko sa kanya, opisina. Opisina, sige dito ka. Opisina at saka pagawaan. Kasi laki pa sa likod eh. Pero sabihin ko, sosyo na tayo, partner na tayo. Di ba? Kailangan maglapag din ako na share ko, di maglalapag ako. Convert namin natin yung baba, lahat ng baba dito, isipin namin. Convert natin lahat yung pagawaan, tas opisina. Di ba? Oo, pwede. Ayos na. Oh, tas andiyan dyan ka pa, di ang lakas natin. So, ano na ginagawa mo ngayon, Jerome? Bastero. Ito, kuya. Pwede, ito na yung linya ng mga submitter na ng linya ko ng submitter. Tapos? Balitag ito. Papunta naman sa? Ito. Mga bahay? Papunta na sa mga kwarto. Mga kwarto. Baga, yung mga galing sa kwarto, dyan ko na itata. Ayun. Kanya-kanya sila. Mga stick na nga, kasi kapal pa yung ano, flat cord. Anong nabi niya flat cord ginamit mo, kuya? Kasi ayos, standard dyan, no? Naubos na natin yung pinantawid natin. Tama ang ginawa mo, yung daladala ko kanina, yung pinanglinya mo kasi tago naman. Ito, paano mo natatansya yan? Para kasi tingin ko, mukhang sakto lang, walang labis, walang kulang. May susobra pa dyan. Susobra pa yun. Yun ang gagamitin ko gusto mo. Ginagawa mo. Pina-adjust mo ang plate sa baba. Ah, oo. Sige, sige. Pag ano, baba ka dun. Para mga ano, kain ka muna. Ayaw ko magpatrabaho na ano eh. Kasi paganda, nasa kondisyon pag gano'n ano dyan, ha? Okay, okay. Baba ka lang dun. Gusto mo na kumain. Opo, mga kaibigan. Siyempre, kapag tayo nagpapagawa at busog ang ating mga kasi sa akin, mga mahalagang tao yung mga yan eh. At busog sila, mas ano ang trabaho nila. Sa experience ko, mas pasipag sila at saka mas nakakagawa ng magandang desisyon kung sa trabaho ang dapat nilang gawin. Overview ng bahay na namin. Bahay namin magkakapatid. Bahay ng nanay ko. Ayan. So tayo. Ayan na naman si Ate Mercy. Sa kanyang masarap na patahe. Ano ba ang ano ngayon? Ano ba ang menu natin ngayon? Wow, pritong galumbong. Tapos nasabaw natin ay buto-buto na baboy na mayang palaya. Wow.
Na may down CD. Down CD, ayos lang. Talaga kompleto. Kompleto sa ano? Sa menu eh, no? Oo, may ano yan, may gulay. May go, grow, grow yan. Yan, no? Talaga may putahe tayo, manang mercy, no? Ting may, ano, pakain. Ayan. Ngayon, may kumaisda, may gulay, mayroon din baboy. Nasa inyo talaga ang buhay ni, na, namang gumagawa eh. Pag hindi, ako, malalataya mga yan. Pag, pag hindi nakakain ng ano, ng maayos, no? Okay, ako kasi yan ang talagang parang tunan ko eh. Pagka nagpagawa ka, bukod sa sweldo, bigyan mo rin sila ng magandang kapagkain, no? Yeah. Di ba, manang mercy? O, buo daw. Kainit ha, ibababa ko yung malaking libre. Yan, ilalagay po yung mga service. Nasa bilyar. Yan, ganda Jero. Gusto kayong ginawa mo, nakaiwas sa bintana. Ayun, totally nawala na sa bintana. Ito, mapipintura ako na itim to. Ito lalilitaw dyan. Yan. Nabinyagan yung GSB. Well, bold. So, yun ang electrical. Ngayon naman, naakit tayo dito sa taas. Para ipakita ko sa inyo yung mga kwarto na pinagkabalahan natin. Ito mga nakakaraang mga linggo dito sa aming bahay, dito sa San Andres Bukid. Well, ang ginawa, kita naman pagbabago, nilagyan na ng, ayan, kesa may dito, nilagyan ko ng insulation, no? Dama mo talaga yung malaking pagbabago. Talagang nawala yung dating mainit na pakiramdam dito pag aakit ka. Ngayon talagang laki ng nag-normal na yung ano, yung temperature. Ito, pakita ko sa inyo, ito yung kwarto ko dati. Yan, dito ako natutulog, meron akong kama dito. Yan o. Oh. Yung mga linoleum na yun, igagantakan na lang mamaya yung mga gilid. Yan. So, meron akong isang maliit na kurtina doon. Maliit na kurtina. Ayan. May para sa isang empleyado na malapit sa Makati, ang kwartong ito ay napaka-convenient. Talagang malapit sa trabaho, malakas ang tubig, and comfortable dito, matulog. Lalo ngayon, meron ng kesa, may malaking pagkakaiba. Ito yung sasabihin natin, siguro, paupahan na hindi namang kataasan. Sabihin natin, pang middle, lower middle siguro. Pero, sulit na. Yan. Yan ang unang kwarto. Yan. Napaupahan natin yan sa abot kayang halaga lang eh. Kasi alam naman natin mga manggagawang talagang ano lang, arawan, ganyan. Pero, something na kwarto na presentable. Yun. Ito naman yung pangalawang room na papakita ko sa inyo. Yan. Ito. Pinati yung vantage point. So, pagkakit natin kanina sa hagdaan, yun yung pinaka-railings. Ayan na siya. Ayan, di ba? Ang cute. Hindi mo mahalat ang dati naging kandugyot kasi 3 months ko yan hindi nadalaw at talagang sabi ko kailangan na itong papinturahan. Tapos pagpasok mayroon siyang sariling lock, may sariling lock siya ito. Ayan niya naman ha, may ikot kaya lang itong dapat magigreen. Ayan, ayan, nabili ko to sa isang second hand lumber yard sa Ilorriaga.
San Andres Bukid din po yan. Napinturahan siya, mga kabukid. Mayroon siyang jalousy na pintana dito. Ito kasi naka-compound. Compound kami dito. So, yung security ay talaga na madali namang i-maintain kahit na jealousy dito sa loob. Kasi ba, nagkakakilala kami, alam namin yung umapasok, lumalabas dito. Ayan. Ang ma-appreciate mo rito sa kwarto na to, talagang, kita niya po, ayan. Masilyado, ayan, maluwag, malinis, bagong pintura, mayroon siyang sariling lawabo sa banda rito. Tignan nyo gano'ng kalakas ang tubig niya, no? Tignan nyo naman, ha? Nakapulo ng swimming pool yan. Sa loob na sa oras. Joke. Tignan po kalakas yan. May sarili siyang lababo. Stainless. Dito, bintana. Ano nyo, talagang ano lang. Tamang-tama pa sa dalawa o tatlong tao na gustong mapalapit sa trabaho. Meron siyang view ng bintana, ng kali mula rin sa bintana. Yan. Yan ang neighborhood dito. So, tahimik na neighborhood. Pero busy. Palagi may tao. Sakali. Yan. May kuryente din po yan. Saksak natin ang ilaw. Ayan ha. Saksak natin. Okay. Switch natin. Ayun, no? Oh. Ayan, tingnan ninyo pagkakaiba lalo pag meron ng ilaw. Napakaluwag. Siguro po ito, ayan, meron din mga uh, 12 to 15 square meters. Yan. Pwede kang maglagay ng kama dyan. Sa Japan wala itong mga cabinet. Kasi para yung lilipat na ang maglagay niyan, mapaplano pa niya kung saan niya ipopuesto. Ayan. So, kanya-kanyang creativity nila. So, puntahan po natin yung pangatlong room. Ito, pangatlong room na to. Kasalukuyan ko pinapa-electrical kasi may tanong naman ninyo kung saan-saan naka ang direction ng ating mga switches at saka mga ilaw. Dito, medyo naguguluhan ako. At isa pa nga, iniwasan natin yung fire hazard. Dito rin ang switches niya. Yan, okay naman po siya. Ito, pinapa-electrical natin para mawala na yung mga nakalabit na yun. And isa pa palang papipinturahan natin niya mamaya. Okay. So, ito po yun, yung kwarto, pangatlo. Ito, mas malaki to, nasa mga lampas ng 15 to, itong 15 square meters, itong kwarto na ito. Saka makita, puting-puti. Napakalinis. Tingnan. Kaya makakapaglagay ka rito ng isang double decker. At siguro cabinet. Maraming cabinet kung ilan ang kailangan. May sarili din po siyang ano, lababo. Malakas din po ang tubig. Stainless din po ang lababo. Medyo siguro ito, lalagyan natin ito ng depensa dito para pag-splash ng tubig, hindi direkta dito sa may wall. Mapapansin ninyo, puro kahoy lang po yan na pinamasilihan natin ng boral. Pinapinturahan natin ng boysin. Baka naman. Ito po yung view ng bintana. Pero siyang malaking bintana eh. Kaya napaka-presko po dito. Dito, ang view naman makikita mo. Nandito na po tayo sa kabilang ng kwarto. Yan ang aking lugar. Okay, so yan po lahat ang ating kwarto. Makita nyo, ito ay insulated din. Ayan, meron po yung insulation foam.
basic na pangangailangan sa isang kwarto ng nagtatrabaho sa Makati. Ito ang ating mga nanirahan dito eh. Nangungupahan dito, taga Makati yan. Taga call center sa ating ilaw. Sana natin ilaw. Mga taga call center po yan. Iba naman mga chef. May mga nandun po sa kabila yung mga sinasabi ko nakatira kasi dalawang bahagi po itong bahay. Itong part na ito tsaka yung sa kabila po nung ano yan, sa kabila ng kwarto na yan. Meron pa ako nung apat na unit. Kung may konting pera, paggawa, pag wala, hintay muna tayo ng bayad ng mga tenant. Paggawa na naman. Yun lang po ang technique. Magpaparami ng mga kwarto na paupahan natin. Okay, so yan po ang ating maikling house tour. Ngayon ng umaga, ako ay nakapaglinis na dito. Kasi ngayong linggo ay in-expect ko may mga titingin. Ini-advertise ko ito sa isang social media at marami ang nag-interest. Pero siyempre hindi naman lahat yan ay personal na pupunta rito. Basta ang sabi ko sa kanila, basta ang unang magda-down payment ay doon ko ibibigay ang reservation. Hindi ko napapa-ano sa iba yan, ibigay sa iba. Okay? Ay po, ang cute ng aming cute na house for rent. At ano po, hanggangan ay kulay maple. Okay. Dito, nandito na yung nag-i-electric ito sa part na ito. Kita mo naman, maliwanag naman, Jero. Yan, si Boss Jero. Siyempre, kailangan busog. Ito, ang ating kusina. Ayun, mag-asawa, mag-partner sa busog. Ayan, si Manang Mercy, tsaka si Kuya Jesma. Ang gagawin, dito tayo dati na yung flat court na kinakamada naman ng staple. Hi! Dito na kami sa day 5. Day 5 ng aming build. Dito na naman ang aking matapat na kapatid. Ayan. Si Mercy. Tinatapos na yung isang kwarto para meron na tumila, meron na lumipat. Ayan, so for the meantime, ayun pa sila, patuloy sa pag-iba. Pag-iba ng bahay? Grabe, hindi naayos, ginigiba. Grabe, patuloy. Ginigiba. Ano ba ginagawa niya? Pinapalitan ko lang yung ano, para doon napermihan doon sa taas kasi. Diba? Okay, so pinapalitan lang pala mga kaibigan, pinapalitan ng bahay. Pinapalitan yung bahay. Pala yung dingding para mas maganda ang ano ang kakalabasan. Okay. So so, nailagay na yung mga pwestuhan itong ating submeter. Ayan, nililinyahan naman mula sa submeter yung pupuntahan ng kuryente. Dito siya dumaan. Ito po, existing na linya kahit sa Meralco. Kami na ang nag-initiative na malinyahan yan dito sa loob ng aming bahay. Ako may sabas sa Rosterom. Okay ba? Yan, maganda, nakatago. No?
kanya-kanya sila. Mukhang astig na nga kasi kapal pa ng ano, flat cord, no? Yeah. Anong nabit niya flat cord ginamit mo, kuya? Gusto ko eh. Kasi ayos, standard dyan, no? Standard yan. Naubos na natin yung pinantawid natin. Tama ang ginawa mo, yung daladala ko kanina, yung pinanglinya mo. Kasi sa akin, mga mahalagang tao yung mga yan. At busog sila. Mas ano ang trabaho nila. Sa experience ko, mas pasipag sila at saka mas nakakagawa ng magandang desisyon kung sa trabaho dapat nilang gawin. Overview ng bahay na namin. Ayan. Bahay namin magkakapatid. Bahay ng nanay ko. Ayan. Pasok tayo. Ayan na naman si Ate Mercy. Sa kanyang masarap na potahe. Ano ba ngayon? Ano ba ang menu natin galunggong. Ngayon? Wow, pritong galunggong. Tapos ang sabaw natin ay buto-buto na baboy na may ang palaya. Wow! Na may down sili. Down sili, ayos. Ako, talaga kompleto. Kompleto sa ano? Sa menu eh, no? Oo, may ano yan, may gulay. Glow yan. Ayan, oo. Talaga may putahe tayo, manang mercy, no? Ting may, ano, pakain. Ayan. Ngayon, kung may isda, may gulay, meron din baboy. Nasa inyo talaga ang buhay ng mga gumagawa, eh. Pag hindi, ako, manlala tayo mga yan. Pag hindi nakakain ng, ano, ng maayos, no? Please subscribe to me!